Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for the week. Taurus, paunang mensahe ninyo is patience. Be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Ayan. So, napakaganda nito kasi maaaring ang iba sa inyo nagmamadali na, no? Maaaring pinipilit kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari, kung anong outcome ang gusto ninyong kung anong in-expect ninyong outcome ay yun talagang pinipilit ninyo na yun ang mangyari. No? So, you are being advised here to be patient. Okay? Be patient and allow destiny to unfold. Dahil, totoo naman, hindi ba, Taurus? Kahit anong pilit natin na mangyari, gusto nating mangyari, if it's not meant to happen, or if it's not meant for us, or if it's not for our highest good, ay talagang hindi mangyayari. Diba? Regardless of the effort na ginagawa natin. Kaya, ang gawin na lang natin ngayon, ang advice sa inyo ng card na to, be patient, no? And just surrender. Surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life, and just allow destiny to unfold things organically, no? And with that, you know, kung anong para sa'yo, kung anong deserve mo, kung ano ang meant for you, yun ang ibibigay sa inyo. Hindi ba? Di ba nga may kasabihan na kung hindi ukol, hindi bubukol, hindi ba? We have choice by staying conscious in your thoughts. You guide your journey in the direction of choice. So, maaaring may mga choices dito. Ang iba sa inyo dito na kailangan pagpilian, no? Taurus, maaaring may mga desisyon na kailangan kayong gawin at kailangan ninyong mamili, no? Intuition, trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Ayan. So, may mga downloads na binibigay or pinapadala sa inyo dito, Taurus, you know, kaya inimbitahan kayo dito to trust your intuition. Kung anong bulong sa inyo ng iyong intuition, yun ang sundin ninyo at yun ang gawin ninyo. Because matagal na kayong pinapadalahan na, no, ng intuitive messages to guide you, no? Or sa inyong mga sitwasyon, or yun ang kasagutan sa inyong mga tanong, or yun ang mga kasagutan sa mga hinahanap ninyong clarity, or, you know, kalinawan, enlightenment, yung mga ganon sa inyong sitwasyon. So, we have currents of emotion. Ayan. So, maybe, ang iba sa inyo talaga, no? Maaaring nagmamadali na, nagpipilit, no? May mga uncontrolled feelings tayo dito. Kaya naman, no? Nandito si patience card. Talagang iniimbitahan kayo na mag-practice kayo ng pasensya. Maging patient kayo at this time, Taurus. Kasi, diba, kung ipipilit natin ang ipipilit ang gusto natin, ay wala din namang mangyayari. Maganda. Kung hindi naman talaga yon ang dapat na mangyari. If it's not meant to be, no? Diba? Yung ganon. Kaya, kontrolin na lang natin ang emosyon natin. Kasi siguro, ang iba sa inyo dito, maaaring nawawala na din ng pasensya, maaaring nagagalit na, naiinis na, yung mga ganon. Kaya, practice patience, no? Practice patience, Taurus. Lalahanin ninyo na divine timing is always on time. No, divine timing is always on time. It's never late. It's never early. No, darating at darating. Kung yan ay para sa iyo, yan ay darating at darating sa tamang panahon. Okay? Shamanic healer. Ayan. So, cleansing. Yun ang kailangan ninyo sa ngayon. Mag-attune kayo sa iyong intuition, sa divine universe. Yun din ang kailangan ninyo sa ngayon. Kasi, maaaring you need some time ngayon to have a conversation with God. No, maaring now is also the perfect time to have a conversation with the divine universe, no? So, maaring ganun ang ganap na kailangan mangyari ngayon sa inyo. Animal totems, ayan, animal energy and powers. You know what? May mga mensahe talaga na gustong iparating sa inyo ang Panginoon dito, Taurus. And he is also using animal animal spirits ngayon, ano, to send you the messages na kailangan mong marinig, no, through your intuition, through your dreams, yung ganon. And now with the animal totems dito, the divine universe is also using animal spirits ngayon, no, para maghatid sa inyo ng mensahe. So itong animal totems na to, Taurus, you know, this is the specific animals na lagi ninyong nakikita. Yung lagi nag-show up sa buhay ninyo. Let's see, for example, titingin kayo sa bintana ninyo, may makikita kayong butterfly, no?
At saka maglakad-lakad kayo pag nasa labas na kayo ng bahay, there's also another butterfly na nagpapakita sa inyo na all of a sudden, you know, yung mata ninyo bigla na lang titingin sa isang butterfly. Titingin kayo sa cellphone, magbubukas kayo ng kung ano mapapanood ninyo sa cellphone, sa TV, and there would be butterfly, no? There's always like, this is just an example, no, na ginagamit ko dito yung butterfly na example. Let's say, for example, yun na nga, lagi mo nakikita everywhere you go, anything you do, yun lagi siyang nagpapakita. Yung same animal, no, na nagpapakita sa inyo, that could be your animal totem. And that is sending you a special message, no? Kaya, napaka mahalaga, no, na kapag nanonotice ninyo, let's say, for example, grasshoppers, ganon, birds, specific kind of birds, mga ganon, lagi nagsushow up sa buhay ninyo, no, sa kahit ano man ang inyong ginagawa. You know, that could be your animal totem. And make sure na i-decode din yung ibig sabihin. Ano ang symbolism ng animal na yan? Anong symbolism ng, let's say for example, yung butterfly yung lagi ninyo nakikita. Ano ang symbolism ng butterfly? And also, kung natatandaan ninyo kanong kulay, kung laging yon ang nakikita ninyo, laging, let's say for example, laging blue butterfly nakikita ninyo, laging white butterfly nakikita ninyo, no? Be specific, no? Hanapin ninyo ang symbolism ng white butterfly, yung ganon. At there is a special message dyan na para sa inyo. At yan ang ginagamit ng Divine Universe para maipahatid sa inyo ang mensahe din na kailangan mong matanggap, kailangan mong marinig, no? Yung ganon. So, tingnan natin ano pa ang ganap for Taurus. We have the Hanged Man. Ayan. So, patience, no? Patience. We have patience then. So, you know what? Taurus, maaaring may sitwasyon kayo dito na siguro tensionado, o maaaring nape-pressure kayo, maaaring it is overwhelming na sitwasyon for you. Kaya, ang nangyayari dito sa inyo is inimbitahan kayo na magpasensya kayo. Practice patience. Habanin yung inyong pasensya, habanin yung pag-iintindi, no? Sa inyong sitwasyon. Dahil yun ang kailangan ninyo sa ngayon para mas maging maayos ang inyong kalagayan, maging maayos ang inyong sitwasyon, okay? Practice more patience, alright? This is also a time for reflection, no? This is a time also for reflection. Kasi maaari talaga na maraming gabay ang pinapadala sa inyo dito, Taurus, but maybe hindi ninyo yan na-access, hindi ninyo nare-receive, no? Yung mga intuitive messages na yan, maaaring may pinapadala sa inyo mga symbols tulad ng animal totems na yan, but maybe hindi ninyo napipick up ang mensahe na dyan sa mga nakikita ninyo. Kaya, iniimbitahan din kayo dito na mag-reflect kayo. Because maybe through reflection, dahil makakapagpahinga ang inyong katawan, matatahimik ang inyong isipan, maybe dyan ipapadala, dyan papasok ang inyong mga guidance, no, na kailangan ninyong malaman. Alright? We have Five of Cups. Ang iba sa inyo dito is feeling sad, maaring may regret, maaring may sorrow, maaring may loss dito na nangyari for some of you dito, Taurus. So, kaya, ang iba sa inyo, malungkot sa ngayon, no? Malungkot. But, you know what? Taurus, always remember as well na kung hindi talaga meant for you, talagang hindi yan dadating sa inyo. Hindi mangyayari, no? Kasi maybe dito may mga missed opportunity dito or maaaring may mga na-miss kayong mga pagkakataon, bagay, ganun, hindi nangyari or may mga gusto kayong mangyari na talagang kahit anong gawin ninyo, hindi talaga nangyayari. Kaya maaaring nalulungkot kayo, maaaring yun ang kinaka-frustrate ninyo, no? But yun na lang alalahanin niyo, Taurus, no? Ano tanuman ang gawin natin? If it's not meant for us, it's not going to happen. Kung kahit ano mga expectation natin, no? Kung hindi yan ang para sa atin, hindi talaga yan dadating at hindi mangyayari. Diba? Kaya, mas maigi tira na mag-surrender na lang tayo sa natural event flow of life. Let's just allow the destiny to unfold things for us. Kung yung organically lang, diba? Yung wala tayong control, wala tayong pag-resist, wala tayong pagpipilit, yung mga ganon. So, let's just surrender, no? So, what else? We have Queen of Wands. Ayan. So, this is about creativity. This is about determination din, no? So, maaaring ang iba talaga sa inyo dito is really going to be very determined na gawin ang lahat ng kung ano man ang gusto ninyo mangyari. You're going to do anything and everything in your power para talagang mangyari ang gusto ninyo mangyari. But yun nga, Taurus, no?
let go of the control, no? Let go of the control. Kaya napakahalaga na makinig kayo sa divine guidance. Kasi kung ano man ang naririnig ninyo from your intuition, yan ang gagabay sa inyo kung saan kayo dapat papunta. Gagabayan kayo kung saan kayo dapat patungo, anong dapat ninyong gawin, sino mga taong kailangan ninyong lapitan, yung mga ganon, no? Kaya napakahalagang pakinggan ninyo nang sa gayon magabayan kayo kung saan kayo dapat papunta. Diba? So, ang iba naman sa inyo dito could be promoted, no, to a leadership role. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you, Taurus. Kaya good luck. So that's all for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.